Magandang araw mga bata! Ang asignaturang ating pag-aaralan ay Filipino 2, nasa pang-apat na quarter na tayo, unang linggo. Ang ating paksang aralin para sa araw na ito ay pagpapantig ng salita at pagbasa sa mga madalas na makita sa paligid. Ang layunin para sa araling ito ay napapantig ang mga mas mahabang salita at nababasa ang mga salitang madalas makita sa paligid. Bago tayo mag-umpisa ng ating aralin, nais ko munang bigyan ng pagkilala at pasasalamat ang gumawa ng module na ito mula sa Division ng Paranaque. Maraming salamat po. Alamin natin ang kahulugan ng pantig. Ang pantig ay isa o mahigit pang letra na kumakatawan sa isang tunog. Ang bawat pantig ay binubuo ng letra o kombinasyon ng mga letra. Katumbas ito ng magkasamang tunog sa isang salita. Ang pagpapantig ay ang paghahati-hati ng tunog ng isang salita. Ang salita ay mula sa pinagsamang pantig, maaari nating pantigin ang mga mahabang salita. Halimbawa, ang unang salita dyan ay kaibigan. Merong apat na pantig ang salitang kaibigan. Una, ka-i-bi-gan. Okay. Yan ang apat na pantig meron ang salitang kaibigan. Sunod naman ay kwaderno. Ito ay pinantig, ang salitang kwaderno ay pinantig sa mga tunog na o mga pantig na kwaderno. Okay. Ilang pantig meron ang salitang kwaderno? Tama, tatlo. Sunod ay ang salitang telebisyon. Alamin naman natin kung ilang pantig ang salitang telebisyon. T-li-bis-yon. Okay. Meron ang salitang telebisyon ay mayroong apat na pantig. Okay. Sunod, tumatakbo. Ilan naman kaya ang pantig ng salitang tumatakbo? Okay, ang unang pantig ay to, sunod ay ma, tak, at bo. Okay, meron siyang apat na pantig. At ang panghuli ay magkakapatid. Okay, napakahabang salita. Magkakapatid. Itong salitang ito, dito sa grupo ng mga salitang ito, ito ang pinakamahaba. Meron siyang limang pantig. Ang una ay mag, sunod ay ka, pa, at tin. May mga salita na madalas makita sa paligid natin. Halimbawa, pangalan ng paaralan. Okay, ang nakalagay dito Santo Niño Elementary School. Okay, pag malapit ka sa, pag taga Santo Niño ka, alam na alam mo at lagi mong nakikita itong Santo Niño Elementary School. Pero pag nasa lugar ka naman ng La Huerta, ang laging mo makikita ay pangalan ng La Huerta Elementary School. Meron ding malapit sa inyo na La Huerta High School. Diba? Meron din yung St. Paul na school. Okay, sunod ay pangalan ng simbahan. Okay, ang nakalagay dito, Katedral ng San Andres. Okay, pag sa La Huerta naman, ang unang-unang makikita mo ay simbahan ng Santa Monica. Okay, pangalan ng lungsod, syempre, ang pangalan ng lungsod natin ay Paranaque City. Ang karatig lungsod naman natin, maaaring Muntinlupa City, Las Piñas City, Pasay City, yun yung mga malalapit sa lungsod natin.
Pangalan naman ng mall, syempre, unang-una na yung SM. Noon, nung wala pang pandemya, alam ko marami sa inyo ang laging pumunta sa SM para maglaro, mamasyal, at syempre yung Walter Mart. Nakikita natin yan. Okay, sunod ay pangalan ng kainan. Syempre, unang-una na si Jollibee. Alam na alam nyo yun, si Jollibee, si McDo, ano pa ba mga kainan? KFC, Chowking, ayan. Okay, mga babala, dito ang tamang tawiran. Okay, yung meron naman tayong mga babalang nakikita sa paligid natin, maliban sa mga salita na madalas nating makita o mga pangalan ng mga lugar, pagkain, at kung ano-ano pa, nakakakita din tayo madalas ng mga babala. Okay. Halimbawa, dito ang tamang tawiran. Okay. Makikita natin to na salitang ito malapit sa mga tawiran. Okay. Bakit kaya nilalagay yung mga babala? Tama. Nilalagay ang mga babala para balaan tayo kung ano ang dapat nating gawin at kailangan sundin natin. Katulad ng dito ang tamang tawiran, ibig sabihin dun lang tayo dapat tumawid. Kasi pag tumawid tayo sa ibang lugar na hindi naman pwedeng tawiran, maaari tayong maaksidente o kung anong masamang mangyari sa atin. Sunod, huwag pitasin ang mga bulaklak. Ito naman, nababala na ito, ay madalas nakikita natin sa mga park. Sa mga parke. Katulad sa Rizal Park, pag pumupunta tayo, di ba, marami doon mga tanim-tanim. Makakakita kayo ng ganyan na babala. Sunod ay, bawal magtapo ng basura dito. Maraming lugar kung saan makakakita tayo ng ganitong babala. Okay. Inilalagay ang babalang yan, una-una, para maiwasan ang pagkakaroon ng kalat sa ating paligid. Okay, para alam natin kung saan tayo dapat at tamang magtapo ng ating mga basura. Sunod ay, basura mo, sagot mo. Okay, ang ibig sabihin lang niya na, ang sarili mong basura, syempre dahil sarili mo nga, ikaw ang dapat magtapon. Ikaw ang dapat nakakaalam kung saan mo dapat tamang ilagay. Sunod ay, tapat mo, linis mo. Okay. Siyempre, tayo lang naman ang nasa harap ng lugar na yon, dahil tapat nga, di ba? Dapat tayo din ang maglilinis kasi tayo lang din ang mapiperwisyo pag hinayaan nating marumi ang ating tapat o ang ating paligid. Ngayon, basahin at unawain ang kwento. Ang pamagat ng kwento ay Mag-ingat sa Daan. Maagang bumangon sa higaan si Ana. Magsisimba sila sa bayan kasama si Aling, Nena at Mang Mando. Agad silang kumain ng almusal. Matapos kumain ay naligo agad si Ana at nagbihis ng damit pang simba. Maya-maya ay pumunta na sila sa may sakaya ng jeep para pumunta sa simbahan. Pagdating sa simbahan ay nagdasal sila ng taimtim. Pagkatapos magsimba ay kumain sila sa Jollibee. Masayang-masaya si Ana. Sa daan ay may nakita silang babala na dito ang tamang tawiran. Bawal magtapo ng basura at marami pang iba. Sinunod nila ang mga babala. Maingat silang tumawid sa daan. Ngayong tapos na natin basahin ang kwento, sagutan naman natin o sagutin natin ang mga tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama, sina Ana, Aling Nina, Onena, at Mang Mando. Pangalawa,
Bakit maagang nagising si Anna? Mahusay! Maagang nagising si Anna dahil sila ay magsisimba. Pangatlo, ano ang katangian ni Anna ayon sa kwento? Magaling! Si Anna ay makadiyos na bata kasi mahilig siyang magsimba. Maliban doon, siya din ay mabait at masunuring bata kasi ayon sa kwento, lahat ng mga nakita nilang babala ay sinunod nila kasama na doon si Anna. Okay. Pang-apat, ano-ano ang mahahabang salita na nasa kwento? Magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng mahahabang salita kung inyo pang natatandaan mula sa kwento. Mahusay. Okay, isang halimbawa nito ay magsisimba. Okay, ang salitang magsisimba ay merong mag-si-sim-ba. Meron siyang apat na pantig. Okay, sunod ay pagkatapos. Ang salitang pagkatapos ay meron ding apat na pantig. Pag-ka-ta-at-pos. Ang sumunod ay bumangon. Bumangon. Ang salitang bumangon ay may ilang pantig? Magaling, tatlo. Bo, ma, at ngon. Sunod ay matapos. Tama, tatlo din. Ma, ta, at pos. Pagdating. Magaling, tatlo din. Pag, da, at saka, ting. Tumawid. Tatlo din. To, ma, at, wid. Pareho din ang magtapon. Ang magtapon, meron ding tatlong pantig. Mag, ta, at, pon. Pumunta. Po, mun, ta. Tatlo din ang pantig. At ang panghuli ay nagdasal. Tatlo din ang pantig. Nagda at sal. At marami pang iba na mga habang salita ang makikita nyo sa kwento. Ilan lamang itong nandito sa inyong harapan. Okay. Panghuli. Ano-ano ang mga salita na madalas makita sa paligid na nabasa mo sa kwento? Ano-ano ang mga salita na madalas makita sa paligid na ayon sa kwento. Okay. Sakaya ng jeep. Diba? Makakita kayo na ng nakasulat na usually nakakita kayo ng nakasulat na sakaya ng jeep pag nandun sa paradahan ng jeep. Diba? Simbahan. Jollibee. At yung mga babalang nakita nila yung dito ang tamang tawiran at bawal ang magtapon ng basura. Okay, surihin natin ang mga sumusunod. Basahin ito ng papantik. Basahin ang mga salita at isulat ang bilang ng pantik. Okay, ito, simbahan. Okay. Pag sinulat natin ang papantig, sim, ba, at han. Ilang pantig meron? Tatlo. Okay, isulat nyo dyan. Tatlo ang pantig ng simbahan. Sunod, magsisimba. Ilang pantig meron ang salitang magsisimba? Apat. Okay, ilagay ang sagot sa papel ha. Pangatlo, tumutulong. Tumutulong. Ilang pantig? Apat din. Ang gagaling. Pang-apat, malinamnam. Ma-li-nam-nam. Meron ding apat na pantig ang salitang malinamnam. At ang panghuli ay pinakamatanda. Isa-isahin natin ang pantig. Pi-na-ka-ma-tan-da.
Da. Okay, ilang pantig meron ang salitang pinakamatanda? Mahusay. Meron tayong anim na pantig. Itong pinakamahabang salita dito sa grupo ng mga salita na meron tayo ngayon. Para sa ating gawain, ikalawa, ang panuto ay isulat ng papantig ang mga salita, ang mga sumusunod na salita. Okay, ang una dyan ay Panginoon. Ang tamang sagot ay apat ang pantig niya, di ba? Pa-ni-no-on. Apat. Ang pangalawa, talampakan. Ilang kayang pantig meron ng talampakan at paano ito isulat? Ayan, mahusay. Ta-lam-pa-kan. Apat na pantig at ganyan siya isulat sa papantig. Pangatlo, kabutihan. Ka-bu-ti-han. Apat din na pantig meron ang salitang kabutihan. At ganito siya isulat. Kabutihan. Pang-apat, maalikabok. Maalikabok. Ilang pantig naman kaya meron ang salitang maalikabok? Ma-a-li-ka-bok. Meron siyang limang pantig. Ayan, maalikabok. Panglima, kinaumagahan. Tingnan natin kung ilang pantig ang salitang kinaumagahan. Ki-na-u-ma-ga-han. Ilang pantig meron ang salitang kinaumagahan? Tama, merong anim na pantig. Kinaumagahan. Para sa pangatlong gawain, bumuo ng mahabang salita mula sa mga sumusunod na salita. Okay, mag-iisip tayo ng salita na pwedeng maging mahabang salita na gamit pa rin yung salitang ganda. Nandun pa rin yung salitang ganda at yung kain, gamot, aral at patag. Okay. Sa number one, ganda. Ano kaya ang mahabang salita para ano mabubuo natin galing sa salitang ganda? Magaling, pinakamaganda o kaya maganda, di ba? Okay, pero mas mahaba yung pinakamaganda. Bilangin natin kung ilang pantig meron ang salitang pinakamaganda. Pinakamaganda. Okay, merong anim na pantig ang salitang pinakamaganda. Mahaba nga talaga siyang salita. Sunod ay kain. Kain. Ano kayang salita? Ano kayang mahabang salita ang mabubuo natin mula sa salitang kain? Magaling. Kumakain. Kumakain. Meron siyang apat na pantig. Sunod, gamot. Tama. Manggagamot. Manggagamot. Meron din siyang apat na pantig. Pang-apat, mag-aaral. Mahusay. Mag-aaral. Apat na pantig din siya. At ang panghuli ay patag. Ano kayang salita ang pwedeng, ano kayang mahabang salita ang pwede nating mabuo galing sa salitang patag? Okay, papatagin. Papatagin. Apat ding pantig. Sa gawain 4, o sa pang-apat na gawain, sumulat ng limang salita na madalas na makita sa paligid. Okay, dito, maaaring iba-iba ang sagot natin kasi iba-iba ang ating paligid. Pero dito sa akin, ito ang mga madalas kong makita pag halimbawa lumalabas ako dyan. Okay, sakayan. Diba may nakasulat? Dito ang sakayan ng jeep. Okay, or kaya
sakaya ng taxi, ganon. Sunod, hintuan. Di ba may nakalagay na babala dyan sa tabi na dito ang tamang babaan at sakaya ng jeep. Okay. Sunod, tawiran. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dapat alam natin to para hindi tayo madisgrasya. Hanapin natin ang tamang tawiran. Sunod, parke. Yung parke naman, dahil kayo mga bata pa, hindi kayo dito pwede pang lumabas. Pero madalas na makikita nyo yan, nung hindi pa pandemya, bawat lugar sa atin ay merong puok libangan o parke natin. Pwedeng maliit, pwedeng malaki. Okay, panglima ay pamilihan. Ito ang madalas na napupuntahan ni teacher pag lumalabas si teacher kasi mamimili ng pagkain para sa pamilya. Ito din ang pinupuntahan ng inyong mama, pamilihan o ang tinatawag natin na palengke. Okay, para sa ating kayain, isulat sa patlang ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Okay, ito ang mga salita. Kinukumpuni, nangangailangan, tumutulong, mapagmahal, nagdarasal, pampalusog. Yan ang mga salita. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ang bawat tanong. Una, si Mona ay blank bago matulog. Si Mona ay blank bago matulog. Pangalawa, blank ng katawan ang prutas at gulay. Blank ng katawan ang prutas at gulay. Pangatlo, sina itay at inay ay blank sa amin. Sina itay at inay ay blank sa amin. Pang-apat, blank ni Mang Isko ang nasirang gripo. Blank ni Mang Isko ang nasirang gripo. Pang-lima, ang pamilya Reyes ay tumutulong sa mga blank. Ang pamilya Reyes ay tumutulong sa mga blank. Para sa ating ikalawang pagtataya, bilugan ang mahabang salita sa bawat pangungusap. O, bibigyan ko ulit kayo ng 5 segundo para bilugan ang pinakamahabang salita o mahahabang salita na nakikita nyo sa bawat pangungusap. Una, maaliwalas ang panahon ngayon. Pangalawa, masarap mamasyal sa dalampasigan. Masarap mamasyal sa dalampasigan. Hanapin ang pinakamahabang salita, ha? Pangatlo, pinakamasayang araw sa mga bata ang Pasko. Pinakamasayang araw sa mga bata ang Pasko. Pang-apat, humahangos na umuwi ng bahay si Carlo. Humahangos na umuwi ng bahay si Carlo. At ang panghuli ay, pinaalala ng pulis ang mga tao na manatili sa bahay. Okay. Para sa ating ikatlong pagtataya, isulat ang tamang pangalan ng mga larawan na makikita sa paligid. Bawat tamang sagot ay may katumbas na 3 puntos. Una, ayan, ano ang pangalan niyan? Isulat yan sa patlang. Okay, sunod. Ayan, tingnan mabuti ang larawan. May susulat nyo na dyan kung ano ang tamang sagot. Maging mapang
ano yan, maging mapagmasid para malaman kung ano ang tamang sagot. Halos nandiyan na ang sagot. Sunod, pangatlo, ayan. Anong pangalan yan? Isulat sa patlang. Pang-apat, ayan. At ang panghuli ay, yung simbolong yan, anong ibig sabihin yan? Ano ang madalas makita mo sa paligid na salitang yan? Para naman sa ating likhain, magdikit sa bond paper ng limang larawan na madalas makita sa paligid ninyo. Yung sa paligid lang ha, huwag nang lalabas. Yung madalas makita sa paligid nyo, isulat sa ibaba ang pangalan ng larawan at ilagay ang katangian nito. Maaari ding gumupit kung kakayanin. Pwede kayong magsulat kung ano yung nakikita nyo sa paligid o pwede din kayong magupit galing sa mga newspaper or magazine kung ano yung mga madalas nakikita sa paligid. Okay, halimbawa ito, ilang-ilang. Okay, isusulat nyo ang katangian. Ang katangian ng ilang-ilang ay mabango. Ayan, ganyan. Lalagay kayo ng limang, lagi nyo nakikita, at isusulat nyo ang pangalan at ang katangian nito. Okay, mga pamantayan sa pagpupuntos, kailangan alam nyo to kasi dito nyo ibabase kung paano nyo gagawin ang likhain natin ninyo. Pamantayan, maayos ang pagkakagupit at pagkakadikit ng malarawan. Okay, limang puntos, nabigyan ng tamang pangalan ang mga larawan, limang puntos din. At naisulat ang angkop na katangian ng larawan, limang puntos din. So, ang kabuuan ay meron tayong 15 puntos. Okay, ganito ang, ito yung halimbawa ng paglalagyan nyo ng para sa likhain nyo. Una ay ilalagay nyo yung first column o yung unang hanay, ilalagay nyo larawan ng mga madalas nyo makita sa paligid. At dito naman sa kabila, sa kanang bahagi, magbibigay kayo ng katangian ng larawan na dinikit ninyo. Okay. Kung kayo ay tapos ng sagutan ang tayain at likhain natin, maaari nyo na itong kunan ng larawan at isend sa ating messenger GC. Magandang araw mga bata! Paalam!